Sabagay. Conditioning lang naman naisip lahat yan eh. Tagal ko nang kinondisyon ng sarili ko na pag nahuli nila ako, bablaan ko yun kung naisip ko para kahit na anong gawin nila sa akin, wala na akong maiisip na sabihin. Sino pangalan tatay nani mo? Maurizio si. Sino ka ba talaga? Sino ang mga magulang mo? Kinala mo si Kaya Rino? Sakin na kung laki mo kung sa akin! Balikap ka! Natatandaan mo yun, ma'am? Yung conditioned reflexes ng mga bata pa kami. Nakakondisyon na ako, mapapatay nila ako. Hindi ako susuko. Mamamatay ako sa paninindigan ko. Piolo's gambles and risks have given him a winning streak that is coveted by most actors and celebrities. But none can compare to the jackpot that he hit with the movie Dekada Sitenta. Si Jericho yun. He was already immersing himself. Binigyan na siya ng material, si Matas Militar, yung mga basta NPA siya dun eh. So I remember him coming to ABS, naka-camouflage na yan. Kumbaga, immersion na. Biglang nagkaroon siya ng pangako sa'yo. So he couldn't do Dekada Sitenta. So it was passed down to me. When I found out about it, I backed out. Kasi una-una, it's Vilma Santos, Christopher De Leon, Chito Roño. Ano ba naman ako, di ba? Tapos ang role ko pala, si Jules Bartolome, ito yung rebelde na nag-NPA. Nabasa ko yung script. Ayoko talaga siyang gawin. Ayoko talaga siyang gawin kasi natatakot ako, baka hindi ko magawa. Baka hindi ko ma... hindi ako makadeliver. Hindi ka pwedeng matagal dito, ma'am eh. Pwede ka ba iwan sa isi rin eh? Pasensya ka na eh. Hindi ako nakapagpaalam sa inyo na maayos last time. Hindi ko kasi malaman kung paano ko sasabihin na aalis ako. Nagkaroon ng death threat si Ate B, si Mami. Natigil kami. Sabi ko, pagkakataon ko na para mag-back out ulit. Nag-back out ako. So okay na, hindi na lang, mag-re-reshoot na lang. Tita Malu had to sit me down, had to talk to me. Umiyak pa sa akin si Tita Malu, ba't ba ayaw mong gawin? Sabi ko, Tita Malu, it's not about anything. It's not because nagmamatigas ako. It's just that, baka hindi ko kaya. Baka hindi ko kaya yung hinihingi, yung requirement ng role. Anyway, 2 years in the making yun eh. Until sa last part, sabi ni Ate B, ayaw niyang gawin hanggat hindi ko gagawin. So sabi ko, so tries na ako nag-try mag-back out. Wala talaga akong magawa. For that movie, Piolo was nominated for Best Supporting Actor by all the award-giving bodies, and he won all of them, giving him a rare Grand Slam, including a special recognition for a rare Grand Slam by the Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation. Akalain mong nanalo ako sa Film Fest. Tapos yung season na yun, sunod-sunod yun. I had like more than 10 awards. Eh, pangarap ko nun, mag-aong mag-artista, pangarap ko ng bata, o gusto ko makakuha ng, hindi naman makakuha, gusto ko makakita. Gusto ko makita yung trophy ng FAMAS, trophy ng Orian, trophy ng Film Academy. Nakuha ko lahat, oh, panalo. Sabi ko, okay na ako, kota na ako. Grand Slam yun. So sabi ko talaga, hanep. Hanep yun kasi pwede naman ako ilagay sa best actor sa ibang category. Young critics kasi, best actor ako dun eh. Tapos, yun nga, nakakatawa lang because yun ang turning point naman ng buhay ko as an artist, as an actor. I felt that I have a home. I started feeling na ito yung destiny ko. I started realizing na I was cut out for this. That validated me as an artist. Because of those awards, nagkaroon ako ng confidence. Nagkaroon ako ng security na, ah, may bahay na ako, may trabaho na ako. I think, ito na yung buhay ko. So yun, nagkaroon ako ng security because of that. This also proved that the choice he had to make,
leaving his life in the States was all worth it. I gave my mom 5 years. And after that 5 years, she said, sige anak, if you still want to stay there, because at that time, hindi niya alam yung kinikita ko, sabi niya, pwede mong kitain dito yan. When I brought her to Europe, sabi niya, sige anak, mag-artista ka na muna. Okay yan, pagpatuloy mo yan. Hanggang sa muntik na mapasuyo yung green card ko, sabi niya, gusto mo anak, give up mo yung green card mo. Dekada 70 not only changed Piolo's career forever, it also changed his life. I became Christian. That's a good topic. I became a Christian because everything happened too soon, too fast. And I remember holding one of the trophies. Ito yung turning point ko ng buhay ko as an artist and also as a Christian. I was holding on to an urian that nailed my grand slam. And I cried. Sabi ko, Lord, ito yung pinagtrabahuhan ko, hindi ako natutulog. Sumisigaw ako, dalawang pelikula, dalawang soap, dalawang series. Nawala, hindi ko na kilala yung totoong ako. Sabi ko, nung nakuha ko na yung pinagtrabahuhan ko, kahoy lang pala to. I felt empty. I felt the void in my heart. Sabi ko, ba't parang wala akong maramdaman? Ba't parang hindi ko siya, ito lang ba yun? And then I realized, there was one thing lacking in my life, and that was the Lord. May kulang pala sa buhay ko, because at 25, medyo malaki na yung kinikita ko. Stable na yung buhay ko, pero sabi ko, ba't parang hindi ako masaya? There was something missing in my life, and that led me to surrendering my life to the Lord because of that. Whereas most people would surrender their lives when they hit rock bottom, I surrendered my life when I was at the peak of my career at 25. So that changed me. That was my turning point. And that's when I realized may reason pala kung ba't ako naging artista. It wasn't just about destiny, but there was a bigger plan that I didn't know of.